Dito po sila nakatambay lahat. Ito mga 043 LCM, Toda, LCM 037. Saka wala po na body plate number niya is 032 LCM Toda. Guys, sa mga kaibigan po natin, mga motorista na sumusuporta sa ating advokasya, mag-subscribe po tayo sa Blue Dot Channel. Itong ating kaibigan. Mabuhay po tayo. Ingat. Okay guys, magandang hapo po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa bagong episode ng Blue Dot. Nandito po tayo sa De La Chambre Street. Malapit po sa Santa Elena, sa likod po to ng Chinatown. And, dito po nag-operate ang ating TMU, Toklak, October 4. Ito mga ito ay mga isasama po. Dito po sila nakatambay lahat. Ito mga 043 LCM Toda, LCM 037. Saka wala po na body plate number niya is 032 LCM Toda. Saka yung 045 LCM Toda. Kaya malinis na po ang paligid na to, maluwag na po to. Itong kanto ng De La Chambre. Dito po yan sa likod ng Chinatown. Chinatown tong mismo sa likod. At doon po yung bandar, yung Santa Elena. Lahat po ito nakatambak po rito sa ano, kaya nagkakaroon po ng build up ng mga traffic po galing sa Santa Elena. Pinalabas po sa kanila yung ORCR para makita kung sa kanila yung natutugma yung motor. Tapos ang kanyang sidecar ay pang pedicab po. May mga dala po siyang karga na mga i-deliver na mga kahon-kahon.
Tinigitan na lang po si Kuya. Yung daan na yan ay papunta pong Ilaya. Minsan na tayong dumaan dito noong nag-clearing po noong 2019 o 18. At naiwan po tayo ng truck noon. Marami po kaming vlogger na naiwan. Kaya minabuti po naming alamin lang po yung ruta. At sabi nga daw, Ilaya daw ang susunod nilang target. Kaya dito kami dumaan lahat. Dito po sa may harap ng barangay. Chambre, sir. Ha? Sa chambre po. Barangay ng 29. Traffic na po rito dahil may mga bumababa rito sa building ng Chinatown. Saka doon sa kabilas may De La Chambre ay lumalabas na rin po. Kaya sabay-sabay po, nandito na rin po yung mga tricycle na to. Ngayon medyo maluwag na po sila dahil wala na po itong mga nakalagay na obstruction ng mga tricycle. Mga kablutat, nagbabalik muli tayo at nandito naman tayo sa Juan Luna. Yung kanto pong yan ay Ilaya. Ilaya po yan, tapos yung pakanan ay papuntang Divisoria Mall. Matagal na tayong hindi nakapunta rito, ngayon lang ulit. Noong time tayo na Manila Hawker na kasama nila ay lagi po tayo nandito sa lugar na to. Yo, shout out. Oh, shout out po. Sige. Oh, yun oh, sarap po. Puset. Oh, talaga? Wow. Wow. Tinanay yo. Si Nana yun na pinagbibilan po ng mga magic water. Yan. Ang dami pong suki ni nanay. Nanay. Ha? Sige po.
Magkano ba yan? Sige, pipita tayo. Okay ka, Blue Dot. Welcome back again. At andito na po tayo sa may rekto nga. Kagagaling lang po natin ang One Luna. At meron silang dalawang ikakabit dito. Andito po yan, nakaparada sa may tapat na KP Tower. Okay, pinapipila po siya doon sa mga nakatali. Meron po silang papel na required sila na pwede silang walang helmet. Ito po, galing po sa kanto. Department of Transportation Communication. DOTC. Ba no? Galing ah. Ay, may exception. Oh, may exception sila. Sa Durban. Diba? Sige po, salamat to. Okay, ito naman po, Galas Toda, 078 Quezon City. May mga dala pong karga na pambenta po ng pantindahan. Ito naman si Kuya, ay nakikiusap, lalagay na lang daw po siya dito mismo sa Karsada. Salamat to. Okay, ito naman ay napakita po ng kanyang yung OBR. Kauhuli lang po niya. Pero siya yan na pagbigyan po. Masasama daw po ito dahil driving without license po itong ating driver dahil wala po siyang kaukulang lisensya.